Yo, check! Ako nga pala si JP. Bali, welcome sa aking YouTube channel na kung saan mag-feature po ako ng iba't ibang brand, iba't ibang style, iba't ibang klase ng snapbacks, ng hats, actually, dito kagaya nito. From international to local brand. As much as possible, aaralin natin yung iba't ibang security features para malaman kung legit ba yung snapback o yung hat na mabibili mo. Diba, for collection, hindi lang siya for collection, pero diba, at least yung daily use, diba, yung makita mo yung quality. Aaralin natin siya sa mga susunod na video na ipupuso ko. Papakita natin yung mga iba't ibang security features ng iba't ibang brand. And ngayon, ang una kong feature is Prosta Guard. Diba? Pero bago ako magsimula, shoutout na muna pala kay Emil Martinez, kay Pops Emil Martinez, na siya yung nagbabagsak, siya yung naglalabas ng mga solid na collectible hat. Kagaya nito, suot ko, saan ito galing. And kung gusto nyong makuha ng mga affordable from the cheapest price na below ball price up to yun nga yung medyo mahal, yung mga rare, matatawag ko yung mga limited edition, message siya or follow din sa Facebook. At sa tingin ko, hindi niya siya ma-add kasi puno na yung friends niya, di ba, na nasa limit niya. And you can also join yung Facebook group namin sa Backyard Philippines, na kung saan ma-check nyo doon yung iba't ibang stocks namin, yung iba't ibang resellers, di ba. Meron doon mga affordable price, meron doon mga kamahalan talaga. Pero kung quality at collectibles item, nandun makikita nyo. Iba't ibang team, may mga collaborate, iba't ibang brand. I-check nyo doon from local to international. Bali, right now, the feature po natin is Pro Standard. Yan. Pro Standard. Oh, ito ko sa'yo. Pro Standard, bali, itong Pro Standard na to, hindi siya yung maunang release, yung unang version, kundi yung third generation niya yata, so or fourth, mga ganun, kasi iba yung una, nakakawa ko ng una. Bale, napili kong unang i-feature yung Pro Standard kasi isa siya sa hindi pa masyadong kilala sa Philippines. Diba? Many reasons kung bakit hindi siya naging masyado pang patok sa Pilipino o mga Filipino cup collectors is una, yung brim. The brim. Leather kasi. Diba? Nagiging issues ng mga collectors yung brim o yung tech, yung ginamit na material. Kasi takot sila na mabakbak. Mabakbak yan. Bakbak daw. Kapag naarawan, napapawisan. Pero actually, ito kasi yung gawa ng Pro Standard, hindi siya synthetic or man-made leather, kundi authentic leather siya. Crocodile skin po yan. Di ba? Di ko alam kung paano yung sinukulayan niya, pero naging black siya. Ayan. Makikita niyo yung texture. Hindi siya man-made leather. Sobrang ganda ng quality ng brim niya. Matigas. And makapal po yan. Makapal. Matigas. Hindi siya basta-basta lumalambot. Trivia kung bakit ginamit ng Pro Standard is leather is para maiwasan yung sweating, diba? And most likely sa mga collectors dyan, alam nyo na kung kapag sobrang nagamit nyo yung hat nyo tapos yung underbrim sobrang pinagpawis, magmamarking talaga, and napakahirap linisin. And yung ibang nangyayari, sobrang lumalambot yung brim pagka nilapan, diba, nilinis. Or yung iba naman, discoloration, kahit na nalinis na siya, nalaban na, hindi nagpapantay yung kulay. Merong yung upper part, matingkad pa rin yung dito. Nag-fade. Dahil nga sa pawis yung iba. Based sa experience. Diba? Pero ito, kaya pinili ng Pro Standard na main material na kanilang brim is leather. Is, yun nga, iwasan yung marking for sweat. Yung sa sweat thing.
di ba, may iwasan ng mga collector sa mga user yung magkaroon ng fake dito sa ilalim, di ba? And this pa sa isa pa sa may pinakamagandang feature ng front panel. Para siyang jersey, talagang absorbent, hindi siya yung basta-basta ano lang, hindi siya yung basta-basta na manipis, di ba? And isang primary reason kung bakit ganun yung ginamit nila is para hindi daw kagad mapunta sa pinaka-account or pinaka-dome ng hat yung pawis kapag pinagpawisan yung user o yung collector na gagamit sa hat na to. May iwasan yung mga marking. Napakaganda. Diba? Pag once magkaroon kayo nila, subukan nyo, kahit medyo pricey siya. Pero yun ba naman si Dollar? Medyo pricey siya, pero yung quality, yung sulit ng item, sobrang ganda. Then yung burda, makikita nyo, magpapakita ko na isa pa. Ito yung collection ko. Bali yan, sobrang ganda ng burda niya. Sobrang pino. Diba wala siyang mga lagpas-lagpas, talagang pantay-pantay siya. Makikita niyo po. Bali, yung pinaka-material ng dome na ginamit nila o yung pinaka-nung crown is acrylic and wool. Diba parang same ng stainless. Pero ito, mas pulido. Mas pulido siya, hindi siya masyado nagigimulmol. Tapos intact talaga lahat. Ang ganda nung tela niya. Matigas po. Then, yung button pin. Kung ano yung material na ginamit sa bill o sa brim ng hat niyo, ganun din siya. Leather din po yan. Makikita niyo po kung na leather siya dahil sa mga, ayan, parang markings ng mga ganun. Diba may mga imbos siya. Makakapal niyo po yan kapag meron po kayong collection. Kapag napasama sa collection niyo. Promise, hindi po kayo mag-isipin. Next is, yung libod. Meron siyang art. Kung ano yung team nung nabili niyo kapanto, ito po, Chicago Bulls. Chicago yung nandirito. Then, ito no. Kasama po siya. Then, parang markings niya, yung branding. Ayan. Side logo, ang ganda po. Plastic po siya. Pero sobrang ganda. Gold. Tapos ito po yung bakel niya. Makapal po yung bakel niya. Matigas. Unlike doon sa iba kong nahawakan na strap back. Manipis yung ganito. Maliit. Kaya madaling mabali. Ito sobrang ganda. At yung bakel niya ay yung strap niya mismo. Kita yung makapal. Leather din po. Leather. Tapos may suksukan yan. Suksukan kapag ka medyo mahaba o maliit yung ulo ng gagamit nung hat na ito. Halos lahat po ng pro standard. Strap back talaga. Wala pa ako nakitang snap, kundi lahat strap back. Sobrang sabi ito, high fashion. Yan, kasi nauso sa US, alam ko. Yung ito, strap back. Yun na yung ginamit nila ng trend para daw maiba. And parang maiwasan yung madalas na pagkaputol ng snap. Then check natin yung loob. Ayan. Ito yung loob. Pagpasensya nyo na wala siyang yung hang tag kasi first siya ng collection ko. Yung isa is yung sa aming mga first thing. Mali yan. Una, check natin. Pasensya nyo na medyo madilim ha. Kasi may sinisit ko ito gabi and medyo ingat kahit bukas yung bintana. Bale ito yung tag ng pro standard. Mapapansin niyo po iba't iba yung tag ng pro standard. Itong gamit ko na NBA Chicago Bulls, tatlo yung tag niya. Tatlo may team, tapos yung organization, that's
hawakan na akong pro standard na ang tag na lang is yung mismong team. Wala siya yung pro standard or yung organization. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero depende siguro sa release. Pero originally siya. Kasi mismong galing siya sa company. Yung pinadala siya sa amin. Tapos Rangers yun. Yung pangalan din yung ginamit na material sa dome. Ang cotton yung top. Tapos meron kang something sa loob, hindi ko alam. Kapag na-crumple yung pinaka-crown niya, pwede mong ibalik gamit yung hands mo lang from inside. Marireshape siya. Then, matitect mo po, ayan, may side din ng Chicago Bulls. Diba? On the right side ng hands. Balik, parang kahit anong suot mo yan, talagang sa lahat ng angulo maganda siya tignan. Ayan. Tapos ayan, yung panel face, ganun pa rin yung panel face na ginamit yung X-ray na may nakasun sa pro standard. Then every hat na bibili nyo, purchase nyo ng pro standard, lagi siya may kasama na pin, dalawang pin. Ayan. Saka yung ito yung ang tag nila. Ganda. Kaya yung ganito, ginawa ko yung pin. Tapos ito, yan, yung pin. Cup. Yung pin sa cup, pwede mo ipasok sa kanyang eyelet o earhole, pinatawag. Bali, meron siyang brand pin, saka yung team logo pin. Na kung ano yung nabili yung cup, yun din yung kasamang free. Diba? For Chicago Bulls tong dumating order namin. Sold out na kasi ibang team. Kagaya nung Dodgers at Raiders. Kaya hindi ko ma-feature ngayon. Pero ito na natira. Pero kung ano yung team, yun din. Sobrang ganda ng quality. Lalo na yung green. Yun naman. Kahit saan sa suotin. Paano sa suotin? Pansinin. Diba? Bali, dito na po tayo nagtatapos. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe. Then, share nyo na din sa iba para mas maging informative yung iba't ibang brand ng hats. Dapat sa ibang mga seller dyan, mga local or international brand. Kung gusto nyo pong i-review natin yung mga designs nyo ng hat, padala nyo po dito, message nyo po ako para may share natin globally yung mga products natin, diba? Lalo na kung gawang Pinoy, madami yung nakita magandang gawang Pinoy, maganda yung design, sobrang solid, diba? Kaya antayin natin yan para ma-review, then ma-share natin para mas lumawak yung hobby na to, yung culture ng cup collection sa Pilipinas, diba? Kaya, ayun, salamat, and abangan nyo po yung mga susunod kong video na ilalabas ng mga susunod na brand, and thank you sa mga unang manonood nito. Maalam.